Magandang araw mga kabit-bit, welcome back po sa aking channel. So ngayon magre-review tayo ng another flashlight. Sinend po sa akin to ni Wuben nung nanalo ako. So salamat Wuben Light sa pagpapadala nito. Ito yung isa sa kanilang bago this year is yung Wuben XO Knight. So ito siya, napakaganda, very handy, pang EDC. So punta na tayo sa ating table para sa ating review. So, ayan mga kabit-bit, nandito na tayo sa ating table. So, ito yung box niya. Napaaganda, very presentable. Makikita nyo, see-through siya. So, makikita nyo yung mismong light nasa loob. Ito yung top. Ayan, Wuben, light up your life. Dito sa gilid, meron siya nung manual na nakalagay. Dito, naka-check sa akin is Samsung, yung LED niya. Yung Osram, mas malakas yata. So, ayan. Ang Osram is 1,100 lumen. Ang Samsung is 900 lumen. Ayan. So, dito yung manufacturer, yung kanyang address. So, open na natin yung box. Dito sa loob, may kasama siyang user manual. Ayan. Meron siyang kasamang rubber o-ring for waterproofing. Yan. Meron din siya kasamang mga tornilyo para sa clip. Dito may kasama siyang USB Type-C cable. Yan. So, Type-C na siya. Then, ito, meron lang lanyard. Nilagyan ko lang siya ng bead. Yan. Lego beads. Yan. Para medyo terno. So, ito yung mismong light. Pag unang ano nyo to, bali nabuksan ko na siya, nakalock siya, may nakalagay eh ano. Click the switch 4 times to unlock it. So, nakalock siya. So, ayan, tignan natin. Dito, meron siya mga screw. Ito, anodize. Tapos, meron siya ditong magnetic tail. Ayan. So, very strong yung magnetic tail niya. So, very handy yan kapag may mga gagawin kayong repairs. Dito, pwede nyo linilagyan ng titanium vials. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6. Bali, 8. Yan. So, pasensya na sa background natin. Ha? Medyo maulan. Dito, yung kanyang USB port. Yan. Type-C. Meron ding magnetic para ito. Hindi naman siya malalaglag. So, very ano siya. So, ngayon, nakalock siya. So, i-click natin siya ng 4 times. 1, 2, 3, 4. Yan. Nasa low siya. Which is, ang low is or moon is 1 lumen. Then, hold and press 15 lumens. Then, 50 lumens. Then, yung 250 lumens. Yan. Then, cycle ulit sa moon. Pag gusto nyo pumunta sa turbo, which is 900 lumens, double press nyo. Yan. Napakalakas nyan. So, sa moonlight, 1 lumen, ang runtime nya is 130 hours. Sa low, 15 lumen, ang runtime nya is 40 hours. Sa medium, is 50 lumens, ang runtime nya is 15 hours. Sa high is 250 lumens, ang runtime niya is 2.5 hours. Then sa turbo, 900 lumens for 1 minute. Then magda-drop siya for another 2 hours for 300 lumens. So, ayan nakalagay impact resistance 1.5 meters, IP68 din siya underwater for 1 hour. So, kahit naka-expose yung kanyang USB port, siguro dito sa loob, sa internal, meron siyang sealed para hindi siya mabasa. So, napaganda nito. Very handy. Ko-compare lang natin. Ito, meron ako ditong lumen top tool. Siguro meron kayo nito. Tool AA. Yan, for size comparison. Dito naman yung ating convoy. Naka 18350 siya. Short tube. Yan. So, maliit pa rin siya.
dito, meron tayong single, double A battery. Then, yung ating 18650 na battery. Yan. So, napakaliit niya. Very handy. Yan, sa kamay. Easy to operate. Yan. Hold and press. Kung gusto nyo yung turbo, yan. Napakalakas niyan. So, punta tayo sa moon. Makikita nyo yung beam pattern niya. Meron siyang hotspot onte. Yan. Pero, okay din yung spill niya. Yan. Makikita nyo. So, maganda siya for EDC. Yan. Pag gusto nyo siyang i-off, one press lang, off. So, kahit nasaan kayo, meron din siyang memory. So, for example, nandito tayo sa ganitong level. In-off natin. Pagbukas natin, nandiyan pa rin siya sa level na yan. Yan. Saka yung tint niya, very warm. Napaaganda sa mata. So, yung battery niya, nandito, removable siya. Medyo mahirap lang kasi tanggalin. Mas maganda sana, nilagyan nila dito ng parang coin na slot. So, pwede nyo siyang i-twist. Yun din yung mga napanood kong review. Sana raw ganun ang ginawa. So, ayan. Punta na tayo sa ating board para sa ating beam shot. So, ayan. Nandito ako sa loob ng bahay namin. Bali, kasi umuulan. Hindi rin ako makalabas. At sa gabi, medyo nawawalan tayo ng time. Medyo busy rin tayo. So, dito na lang tayo magbe-beam shot. Papakita ko lang yung beam pattern niya. So, mag-umpisa tayo sa low. Ayan. Sa wall yan. Yan, low. Then, yung moon. Then, low. Then, medium. Then, yung high. Then, balik sa moon. So, turbo. Ayan. Napakaganda, ng beam pattern nito. Warm. So, balik na tayo sa ating table para sa aking conclusion. So, ayan, nakita natin yung beam pattern niya. Pasensya na hindi ako nakakapag-beam shot sa gabi. Medyo na rin kasi, maulan tayo ngayon. So, ito, yung pagkakagawa nito, anodized ito. White. May iba-iba silang kulay. May black. Merong titanium din. May gold. May parang rainbow siya eh. Parang ganun yung kulay eh. Maraming pagpipilian. So, bisitahin nyo yung website nila. Maganda yung mga flashlight nila. Very unique. So, eto. Very sturdy yung clip. Solid. So, pag kinlip nyo to, alam nyo hindi siya mawawala. Ang SRP niya is mga nasa 2,800 to 3,000 I think or ganon yung regular model niya. Sa mga umaabot na mga parang 3,000 to 4,000. Yung mga titanium, mga ganyan. So, ayan. So, as always, salamat po sa panonood mga kabitbit. God bless po. Ingat po kayo lagi. Stay safe, everyone.